What's up, adventurers? Welcome back to our channel, no? Then, welcome back din pala sa amin kasi matagal kami nawala, mga isang buwan din maigit dahil sa nagka-quarantine ulit. Na-cancel yung mga orders. Then, hindi kami makagala. Pass is pass. So, nandito na ulit kami. At sa video ngayon, meron tayong review. May bago tayong item para sa airguns natin. Ito yung re-reviewin ko ngayon, pero bago yan, adventurers, meron muna akong sasabihin sa inyo. Announcement lang para sa channel update. Bali, mag-update kami ng channel namin. Siguro, starting ngayon, maglalagay na kami ng English subtitle para sa mga foreign viewers natin. Kasi napansin namin ng mga bros na meron tayong mga foreign viewers. And then, simple effort lang para sa kanila. Maglalagay tayo ng subtitle. Siguro ngayon na. Habang ini-edit to, lalagyan na ng nag-edit ng subtitle itong video na to. And then, ano pa ba? Yung about sa logo natin, sa logo ng channel, hindi isa sa mga update natin, itatackle natin lahat ng equipment na makikita nyo sa logo ng channel. So, pakiflash na lang sa screen yung logo ng channel. So, yan. So, nakikita nyo, merong rifle. Merong harpoon, then meron ding fishing rod dun sa logo. So itatakil natin yan lahat, pag-uusapan natin lahat yan. So ngayon nasa rifle tayo, then siguro kung ano mauna, yun naman yung susunod nating pag-uusapan sa channel. Kung mauna yung harpoon, o ano yun, spear gun yun, or kung mauna yung fishing rod, kung ano mo na. Then the rest naman sa channel, sa logo ng channel, the rest naman dun. Ayan, mountain. Then yung dagat. Kasama sa ano yan, Adventure Bros Gala yan. So wala pa muna yan sa ngayon, pero sana soon. Taga natapos na yung pandemic na dinadanas natin ngayon. Sana soon magagala tayo. So balik tayo sa review. So ang review natin is Tactics Bracket. Ito yung pinakamura sa marketplace na yun, na bipod para sa rifle, para pandagdag stability, no? So bubuksan ko na siya. Unbox ko muna kasi hindi ko pa ito nabubuksan. Bubuksan ko muna siya. Oh, ito lang siya, out of the package, ito lang, wala nang iba. Ulitin lang natin ulit, no? Ito ay Tactics Bracket. Tactics Bracket, ang maker niya is Jinyushun na company. Ito yung pinakamura ngayon sa mga online markets natin. So, well-being ko siya. Then, kakabit natin siya sa rifle mamaya. Tuturo ko sa inyo kung paano siya kakabit. So, una titignan muna natin. Okay. Sorry, medyo maingay yung mga aso kasi dito lang ako sa bahay. Hindi tayo makapunta sa bahay ni Penny, tapos hindi tayo makapunta sa Ridge na Chief. Kaya sa bahay lang muna ako gumawa ng review kasi siya lang maingay yung mga aso. So, titignan natin, spring loaded siya. Para di siya flimsy. Mabigat din siya, medyo mabigat siya. Tingnan natin pag ano na pagdunta. Wow, malakas yung sipa niya, malakas yung strength niya. Hindi naman siya mauga. Then, rubberized din yung paa niya, no? Yung tip ng paa. And, I think sabi sa box is adjustable to. So, bali, inikutin mo ata. Okay. Luluwagan mo lang din. Ano ba? Atakin. The fuck? Ano ba? Atakin lang. Ah, okay. Atakin mo lang. Luluwagan mo siya dito. Luluwagan mo. Then, atakin mo yung pa. Hanggang ganyan. Sa agad na yan. Tapos, sisigitan mo ulit para di lumabog. Ganun din sa kabila.
atake mo lang yung paano. Ayan, sagad na nga yun. Then, yan. Isigipan mo lang ulit para di lang mag-ugin. Yan, sagad na yan. Sagad na taas na yan. Okay naman. Mukhang tatagal. Depende siguro sa gamit, paggamit. Siguro kung hindi mo naman siya babarubasin, magagamit mo siya ng matagal-tagal. At tingin ko PVC plastic yung ginamit dito, hindi ABS plastic. Ayun, ang problema naman sa PVC plastic pag tagal lumulot to. Pero okay lang sa price niya na 186. Nabili ko to sa Shopee. Lalagay ko yung link sa description ng video para kung gusto niyo bumili din ng tactics bracket, no? Makakabili kayo para sa rifles niyo. Okay siya. Mukhang matibay naman. Medyo flimsy lang dito pero mukhang matibay naman. So pag iatak siya, kailangan meron kang rail. Ito. Adjust mo lang ito hanggang sa bumukas siya. Okay. So saka mo siya siguro ikakabit sa rail or i-slide mo sa rail mo kung may rail ka. Kung may rail yung rifle mo. Ganun. Tama, ganun niya lang. Ayan. So, yun lang. Yun lang sa review. So, mamaya ikakabit ko siya sa rifle para mas ma-review pa natin siya ng maayos. Kasi mas maganda na kaya. Pero ituturo ko muna sa akin paano siya iatak sa rifle. So, ayan, adventurers, no? Susubukan natin siyang i-attach dito sa rifle ko. Dito sa eskopeta, yun, dati nating na-review yung rifle. Ito lang naman meron tayo. Subukan natin siyang i-attach dyan. So, teka lang, tabi ko lang to. So, sa nakikita nyo, adventurers, wala tong railing. Wala siyang railing na pwede mong paglagyan dito sa ilalim. So, gagawan ko siya. Tuturo ko sa inyo kung paano siya lalagyan. So, mas better kung tatanggalin natin itong buong barrel at receiver. Madali lang naman tanggalin to, lalo sa eskopeta. Easy detach lang to. Kailangan mo lang ng screw. Bali, unscrew mo lang to. Unscrew lang. So, kagandahan dito, mabilis lang matanggal yung buong barrel at receiver doon sa stock. Tanggalin mo lang itong tornilyo na to, then ayan. So yan, wala ka ng barrel at receiver dun sa stock mo. So pwede na natin siyang sukatan ng rail. Kumuha ko ng rail, hindi ko siya ginawa, kinuha ko lang siya sa luma kong airsoft na M4. Hindi na gumagana yon kaya sinalvage ko tong kinuha ko tong ano. Kaya kinuha ko tong rail doon sa M4. Baka magamit ko dito sa rifle da pwede lagyan nitong bipod. So susukat ko muna siya dito kung kasya ba. Yan. Kung kakasya ba. Yan. So kasya naman, mahaba pa. Yan. Yan, ganyan. So, bali, wala siyang butas, di ba? Magbubutas ka pa, bubutasan mo pa ito. Pero hindi mo na kailangan ng mga drills, hindi mo na kailangan pakulang, tsaka martilyo. So, bali, susukatan ko lang siya. Ayan. Para magitna ako yung, ano niya, yung pagbutas niya. Para magitna ako siya doon. Kukuha lang akong lapis. So, ayan. Dito. Ayan ang haba niya. Ayan. Then, ang gitna niya is ito. Wait. Ito. So, diyan ko papadaanin yung butas ng rail. Ngayon, pag gitna mo siya, kailangan makikita mo yung guwit na lapis. Siyempre dito sa may butas ng tornilyo.
Ngayon, pag nakikita mo na yung butas ng lapis dyan, tatatakan mo na yan. Ayan, tatatakan mo na ng lapis yan kung saan ka magbubutas ng martilyo tsaka pako. Ayan. Okay. Dyan dito sa dulo. Ayan. Ayan, so meron na siyang mga palatandaan. So, una, kukuha lang tayo ng martilyo. What the fuck was that? You fucking bitch. Kukuha lang tayo ng pako. Martilyo tuloy. Ito pala yung martilyo gagamitin ko, yung cute. Ongi-chan? So, nandito yung unang butas natin. Dapat nandito. So, ganun lang. Bubutasan mo lang yan. Hindi mo kailangan ng masyadong malalim. Lalagyan mo lang siya ng marking. Bibigyan mo lang ng guide yung tornilyo kasi kahoy naman to. Kusa siyang babaon doon pag in-screw mo na. Kaya lalagyan mo lang ng guide. So, ganun lang. Saan yung isa? Ayan. Ayan. Hindi kailangan na masyadong malalim. So, yun. Tapos nyan, teka lang, kunin ko lang itong nilyo. Naiwan ko yata dun sa kabila. So, yan, adventurers, no? Binuksan ko lang yung flash kasi medyo dumilim umuulan. Umuulan kasi nakuha ko na yung tornilyo. So, yan, gaya ng sabi ko kanina, hindi kailangan masyadong malalim. Bibigyan mo lang ng guide yung tornilyo, kagaya ng ginawa ko na yan, no? Hindi ko naman laliman. Binigyan ko lang ng guide yung tornilyo since kahoy naman siya. Hindi mo na kailangan laliman yung butas. Madali lang naman siyang anuhan putasan. So yan, nasukat ko na. So ilalagay na lang 'to. Okay, so ilalagay ko na siya. Yan. So hindi kailangan masyadong malalim, tingnan niyo. Madali ko lang ito ang kagandaan pag kahoy yung stock mo. Madali mo siyang mai-modify. Take note adventurers, itong rail na to, luma na to, no? Tsaka plastic lang to. Nakuha ko lang sa dun sa lumang M4 ko na airsoft. Pero kung wala kayong mga lumang airsoft, gusto nyo lagyan ng rail yung rifle nyo, especially yung mga naka woodstock. Ayan, diba? Madali lang siya i-screw. Dumidilim. Ayan, madali lang siya i-screw. Ayan. Pasok muna natin yung iba bago natin tuluyan higpitan kasi dumidilim na talaga, bilisan na natin. Pwede kukunin yung pang-fill ng ilaw doon kaso. Huwag na. Ah, diba? Madali lang siya. Ayan, pasok muna natin lahat. Naku. Ayan. Kasi kahoy naman. Madali lang siya anuhan. Dumidilim-dilim talaga siya. Mga kainis. Sorry, adventurers. Ha? So, higpitan ko na. Masama mo lang ng konting pwersa. Konti lang. Masyado. Basta, humigpit lang siya. Kita ba? Yan. Okay na. Meron ka ng rail. Pwede pa tigpitan. Teka, higpitan ko muna. Konting pwersa lang. Hindi naman kailangan masyadong pwersa.
punta ba? Ayan na. Ito din, nagpitan ko pa ito konti. Uy, sorry. Nagalaw ko yung tripod. Ayan. May rail yung rifle mo. So, pwede na natin i-attach itong bipod ngayon. So, teka, attach ko lang siya. Isip ko lang itong ibang mga gamit. Oops. Nako, sorry, sorry. So, pwede siya i-slide. Luluwagan mo lang. Ayan. Luwag na ba? Ayan. Ha? Pwede pa isagad dyan dun. Depende sa'yo. Pwede pa atras yan. Ayan. Sige pa muna. Ikaw, depende kung saan mo gusto ilagay yung bipod mo. Gusto mo dito lang sa bungad or dito sa gitna. Pwede rin dito sa dulo. Kasi pataas na to. Masyado na to mataas. So siguro dito sa gitna. Or dito sa harap sa bungad. Depende. Yan. Ganun lang kadali yun, adventurers. Ganun lang kadali ikabit yung bipod sa rifle. Kung gusto nyo maglagay ng railings, ayan. Ulitin ko lang, pag wala kayong gantong mga railing, mga lumang railing ng mga airsoft, meron nang ilalagay na link sa description. Yun, bakal yun. Sa mga online store din nabibili. So, yun. Okay siya. Okay din yung bipod. Malakas yung tension ng spring niya. Hindi madali lang ibalik. Then hindi naman siya babagsak. Pag halimbawa naglalakad ka sa bundok, mag-hunting kayo. Hindi naman siya bubukas unless kahit inayuyug-yug siya. Unless bubuksan mo talaga. So yun, adventurers, no? Balik ko na sa dating setup yung camera, then mag ano na tayo. Mag goodbye. So ayan, adventurers, no, kakahintay ko huminto yung ulan kanina nung nag-setup ako nung camera, binalikid diyan sa harap. Kakahintay ko huminto yung ulan, gumabi na, so dumilim na. So yun, napilitan ako manghiram sa kapatid ko na TikTokeris ng ring light niya para mailawan ako dito sa ano, pwesto ko. So, bunso, shoutout sa'yo. Love you. TikTok ka na lang mamaya. So, ito na, adventurers. Ito yung itsura ng rifle. Nang nakabit na yung bipod. Ayan. So, yun, adventurers. Kung nakatulong sa inyo itong video, mag-iwan kayo ng like, tsaka subscribe. Kung nakatulong din sa inyo, kung makakakuha kayo ng idea kung paano magkabit ng railing, tsaka kung anong bipod yung pwedeng bilhin. Yun, nga pala, adventurers, meron din kaming Facebook page. Lalagay ko yung link sa description. Like kayo doon kasi minsan doon kami nag-update ng mga post namin. So magpo-post ba kami or may ipo-post, nag-update kami doon. Ano pa? So, yun, adventurers, no? Oras na naman para sa ating goodbye. Paalam. So, yun, nasabi ko na siguro lahat. Kita-kita na lang tayo sa susunod nating adventures.